sa ating bigyan ng malakas na palakpak ang susunod na pamulo ng bansa. Petsa 27 ng Setyembre, huling nakita si Cesar Chavez na kasama ni Mayor Isko sa pagtitipon ng Aksyon Demokratiko. At kanina nag-post na lang ang dating Chief of Staff ng Manila Mayor na nag-resign na siya. Nakasulat sa Facebook post na tinanggap niya ang alok na magtrabaho sa istasyong DZRH. Sa panayam naman ng kapihan sa Manila Bay, kinumpirma ni Mayor Isko ang pagbibitiw ng kanyang Chief of Staff. Nagkaroon siya ng health reason, that's one. Two, he has to attend to his family. So ayoko nag-i-interfere pagka pamilya na. Siyempre, kaya ka nga naghahanap buhay para sa pamilya mo. And I respect that. Pero hindi lang si Cesar Chavez ang umalis dahil pati ang Senator Yabol ng Aksyon Demokratiko na si Kabayang Noli De Castro ay umatras na sa kandidatura. 6 na araw matapos manumpa sa partido at matapos maghain ng COC noong Biyernes. Sa isang pahayag, sinabi ni Kabayan sa mga taga-suporta na nagpasya siyang hindi na ituloy ang kandidatura. Pinasalamatan din ni Kabayan si Mayor Isko at Partido Aksyon Demokratiko. Ayon sa partido, mananatiling miyembro si Kabayan ng Aksyon Demokratiko. Due respect to Kabayan Noli De Castro, and I believe and I support this decision because there is a personal reason behind it. And I'm not in the liberty to tell the public to state that situation. But we were informed yesterday. Dapat ba sa Aksyon Demokratiko siya tatakbo? Sa Aksyon siya. Aksyon. Sa inyo, sa inyo. Aksyon pa rin naman siya. Kaya lang for personal reason hindi muna siya tutuloy. Itinanggi naman ang kampo ni Mayor Isko na may namumuong alitan sa grupo. Hindi pa man opisyal na lumalarga ang kampanya. Pero hindi lang yun ang isyong kailangang kumprontahin ni Mayor Isko. Sa away ng anak ni Marcos at mga anak at kasama ng Yellow Tards. Ay, pink na pala, sorry. Nabuklat din kanina sa interview ang paraan ng pagsagot niya sa pahayag na binitiwa ni Vice President Lenny Robredo noong nakaraang Linggo. Every person who were asked and being accused must answer. We deserve also. Hindi naman ko mo mahirap kami, maliit kami, hindi na kami makakasagot. Bawal na mayor kami. Ka ng, mayor ka pa rin, di ba? Bastos na kami sumagot. Pag sumagot kami, hindi naman siguro. Nilinaw din ni Mayor Isko na hindi naman niya isusulong na kalimutan ang nakaraan sa issue ng pamilya Marcos. We will always remember their mistakes and successes. Papanagutin natin sila sa mata ng batas, hindi sa kapritsyo at kapangyarihan lamang ng Pangulo. Sinubukan din ng mga nanonood kanina na alamin kung ano ang gagawin niya sa issue ng West Philippine Sea. Kung papalarin niya, kailangan nating maging praktikal kaya susubukin niyang kausapin ng China at paliwanagan dahil ang realidad ay di makapangisda ang mga Pinoy habang nandun ang mga barko ng China at inookupa nila ang mga isla. Pardon me for cutting you in. Because sure. I noticed that your strategy or plans are quite similar with President Duterte's policy on the West Philippine Sea. And there are also criticisms that you are a closet Duterte administration candidate. No, I am not a candidate of President Duterte. Technically speaking, it's Bato and Bongbong. I will not bring jet ski and tell you all other things. Aminado si Mayor Isko na hindi siya perpekto at hindi siya nagkukunwaring anghel sa mata ng publiko. Ang hiling niya ngayon sa mga Pilipino, talasan ang mata at isip sa pagkilatis sa mga kandidato. George Carino, ABS-CBN News.